kung isa ka sa naghihintay sa laban ni General Casimero kontra Naoya Inoue. Isa si Kenya Yamashita sa nakalaban ni General Casimero at si Yamashita din ang sparring partner ni Naoya Inoue sa taon na 2015 at nakalaban naman ni Yamashita si Casimero sa taon na 2019. At sa video na to, tinanong si Yamashita kung anong klaseng boksingero itong si Casimero dahil naglaban sila ni Casimero February 2019 at nanalo si Casimero via TKO sa round number 6. At ang sagot ni Yamashita sa laban nila ay si Casimero daw ay powerful at technician at kaya daw ni Casimero magplano sa oras ng laban. Nagtataka agad ang nag-i-interview kay Yamashita dahil hindi niya talaga maisip kung paano naging technician itong si Casimero. At tinanong niya ulit si Yamashita, naramdaman mo ba ang skill ni Casimero? Sumagot naman si Yamashita, pero hindi din alam ni Yamashita kung paano si Casimero naging technician dahil may mga technique daw ito si Casimero para makabitaw ng mga solidong suntok. Kahit sinong boksingero daw ay magtatangka agad itong gumamit ng counter. Pero pag si Casimero daw bumitaw ng power punch, hindi daw matamaan ni Yamashita ng counter si Casimero. Dahil alam daw ni Casimero na gagamit si Yamashita ng counter. Palagi daw nakabantay si Casimero at yun ang kanyang susi. Ibig sabihin ni Yamashita, laging nakabantay si Casimero dahil sa oras bumitaw si Casimero ng mga malalakas na suntok, may mga iba't ibang depensa agad si Casimero na ginagawa kaya hindi ito mabilis tamaan. At nararamdaman daw ni Yamashita na palagi itong malayo si Casimero sa aktwal na distansya. Pero kahit malayo itong si Casimero, tumatalon daw itong si Casimero na wala ng pag-aalinlangan at yun daw ang rason kung bakit ang mga suntok ni Casimero ay tumatama ng malakas. At kung isa ka lamang normal na boksingero ay hindi mo ito maintindihan. Si Casimero din daw ang klase ng boksingero na hindi nagdadalawang isip gumawa ng desisyon sa gitna ng laban at hindi nag-iisip sa mga panganib na pwedeng mangyari kapag siya ang umatake. Ang nais lang sabihin ni Yamashita na kapag tumalon na si Casimero, oras na yan para magpakawala ng mga pamatay na suntok. Para sa akin ha, si Casimero din ang klase ng boksingero na hindi natatakot tumanggap ng mga suntok dahil kayang-kaya niya itong saluhin at kaya din niya itong iwasan at para ang kalaban makatama lang sa hangin. At sabi pa ni Yamashita, yan daw ang rason kung bakit si Casimero naging successful sa mga laban at kaya din daw ni Casimero gawin yan sa world title match na laban. Kung sa tingin nyo si Yamashita ay hindi marunong bumasa o mag-predict sa mga laban, tinanong dito si Yamashita, paano kung maglaban si Casimero at Tete? Kung kaya ba ni Casimero mag-adjust sa distansya? Dahil mahabang kaliwete si Tete na kalaban. Ang sagot ni Yamashita, yes agad ang sagot ni Yamashita. Dahil si Casimero daw ay top rank player. Kung sa ordinaryo lamang na laban, dahil si Casimero daw ay napakalakas kung sa mga normal na laban lang. At napakalakas din daw ni Casimero kung ipapalaban mo siya sa mga pangmalakasan na laban. Dahil master na daw ni Casimero ang lahat ng skills ng isang ordinaryong boksingero. Dinadala daw ni Casimero ang laban sa maingat na pamaraan. Para sa akin, yan nga ang ibig sabihin ni Casimero. Hindi siya mabilis pero taglay niya ang timing na wala sa ibang boksingero. Tinanong naman si Yamashita kung sinasadya nga ba ito ni Casimero magmukhang matibay sa laban. Ang sagot naman ni Yamashita ay naniniwala daw si Casimero sa kanyang lakas at tibay at sinasamantala daw ito ni Casimero dahil meron siyang pambihirang lakas. Dahil daw sa lakas ni Casimero, kayang-kaya daw ni Casimero ilampaso ang mga kalaban. At dito si Yamashita na mangha. Tinanong agad ito si Yamashita kung kaya ba ng lakas ni Casimero ang isang Naoya Inoue. Dahil madami daw Japanese fans na naniniwalang mananalo pa rin daw si Inoue. At isa na daw itong nag-i-interview kay Yamashita.
Ito naman ang sagot ni Yamashita. Malabo daw na mangyari na matatalo niya si Naoya Inoue. Natatawa pa siya nang sinabi niya ito. Pero kung mananalo daw si Casimero kay Inoue, ang simpleng rason dyan, dahil si Naoya Inoue daw ay mapangakit na fighter. Nanganganib na matalo lang daw si Inoue kapag ang kalaban niya ay okay na okay pa sa ibabaw ng ring. At kung ang isang Casimero daw makatama ng solid kay Inoue, sigurado daw na si Inoue ay matatalo. Pero si Naoya Inoue daw ay nag-iiba ng tactics, nakadepende daw sa kalaban nito. Pero hindi daw alam ni Yamashita kung anong klaseng tactics ang gagamitin ni Inoue sa laban. Pero si Casimero daw ay magkakaroon ng hindi mahulaan na atake. Kahit daw maging left-handed si Casimero, makapagbigay pa rin ito ng malakas ng suntok. Pero si Inoue naman ay magiging kalmado lang ito at oobserbahan ang galaw ni Casimero. Si Inoue daw ay hindi muna ito magpapakawala ng malakas na suntok sa unang rounds. Pero naaalala ni Yamashita nang naglaban sila ni Casimero sa round 6, nararamdaman daw ni Yamashita ang skills ng isang Casimero. Dahil si Casimero daw ay meron unique na technique na hindi niya natutunan sa oras ng kanyang training. Dahil napaka-unique nito, siguro dahil natuto na siya at nakuha niya ang skills na yon sa mga mahirap niyang pinagdaanan. Magiging left-handed daw si Casimero sa tamang oras. At lalo daw natututo si Casimero sa mga dati niyang laban. Si Casimero daw ang klase ng boksingero na hindi niya iniisip ang plano sa laban. Dahil mismo ang katawan ni Casimero ang makakalala sa timing. Ganyan katalino at kagaling ang isang Casimero. Ito ang nakakakilabot na tanong. Siguradong tatayo ang balahibo ni Inoue. Tinanong si Yamashita kung natutunan ba ni Casimero ang mga teknik sa mismo ng laban na naglalaban. Ang sagot ni Yamashita, oo, dahil ang kanyang depensa ay sadyang lumalabas ng di mo nalalaman. Kaya ang kanyang laban ay mabangis. Ang kanyang mga paraan ay di mo mahuhulaan. At ang fighting style daw ni Casimero ay hindi mo makikita sa research lang o sa libro. Si Casimero din daw ang tipo ng boksingero na mabait bago ang laban. At sa unang laban ni Casimero kay Amnat ay parang binaliwala at hindi pinansin ang rules. Kaya siguro inilabas ni Casimero ang kanyang dila pagkatapos ng pangalawang laban nila. Tiningnan ni Yamashita ang picture at sa unang tingin ni Yamashita, masamang tao si Casimero at meron din bad na personality. Pero ang lahat pala ng iniisip niya ay mali. Dahil nang nakaharap niya na si Casimero, ay mabait pala ito na tao. Para sa akin ha, mahihirapan manalo si Naoya Inoue kay General Casimero. At yan ang lagi niyong tandaan. Dahil matatalo mo lang si Casimero pag gagamit ka ng dayaan. Pero kung malinis kang maglaro, hindi pa sapat yan ang iyong kahusayan. Dahil si General Casimero may sapat na katibayan. Sa buhok pa lang ni Casimero para ka lang lumaban sa Super Saiyan. Simbolo ni Casimero ang apat na alas na nakaukit sa papel. Nasa kay Casimero ang alias na kargada na mas malakas pa sa barel. Ngayon alam na natin kung sino sa kanila ni Inoue ang takot at matibay. Dahil si Casimero walang takot kahit sino pa ang maghamon ng away. Bago ko i-end ang video na to, shoutout muna tayo. Shoutout kay Dan Carlos San Agustin. Shoutout kay Raul Braganza. Shoutout kay Hiro Malyari. Shoutout kay Gardo Narvaez. At special shoutout kay Saliksik TV. Para sa inyo mga Kaski Boys, ano masasabi nyo? Leave a comment down below at pag-usapan natin yan sa comment section ko. At dito na magtatapos ang video na to. Maraming salamat. Enjoy the day. Have a good day. Keep safe. God bless. Stay tuned. Give it.